Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 29, 2023, Martes, at atin pong ginugunita ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag, isang martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat o sa sulat, unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 3, verses 7 to 13. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli namin makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama, na ating Panginoong Hesukristo, na makapunta kami riyan. Paluguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, no, ang tagapagbinyag. Dalawang beses po sa isang taon na atin pong ipinagdiriwang ang tatungkol kay San Juan Bautista. Yung isa po every June 24, yung kanya pong pagsilang. At ngayon naman, August 29 na yung kanyang pagpapakasakit o yung kamatayan niya. Alam naman natin na kung ating pong babalikan yung kwento na kanya pong kamatayan ay dahil po lamang sa pangako na nabitawan ng isang hari dahil lamang sa kalasingan, no, na pugutan ng kanyang ulo sa kadahilanan din na gustong mawala ng isang tao sa landas nila. Itong si Juan Bautista na laging nagsasabi sa kanilang mali ang kanila pong pagsasama. Itong si Herodes at si Herodias, dahil si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes. Hindi po natatakot o natakot si Juan Bautista na magpahayag ng katotohanan. Kung tutusin po, ito ay paalala lamang sa kanila at ang desisyon ay nasa kanila pa rin. Pero yun nga po, dahil sa kanila pong kahinaan, ay mas minabuti nila na ipapatay si Juan Bautista. Sa ating pong narinig na unang pagbasa, ito rin po ay kumbaga yung nagdudulot ng kaligayahan sa mga taong nasa ibang lugar. Ito pong si San Pablo ay nagpahayag ng kanya pong kaligayahan na malaman nila na nagpapatuloy, na nabubuhay ayon sa pananampalataya, sa may pag-iibigan, itong mga taga-Tesalonica po. Kaya bahagi ng kanyang sulat po na iparating sa kanila yung kaligayahan na yung sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan nila, naiibsan kahit papano yung kanila pong lungkot o paghihirap dahil nababalitaan nilang mas maayos at nasa magandang kumbaga pamumuhay ang mga Kristiyano sa Tesalonica. Maganda rin siguro, no, na makita natin at maintindihan, baka sakali po, no, na ang isa sa mga kaanak ninyo, pwedeng yung mga anak na naririto, yung magulang ninyo nasa abroad, nagtatrabaho, o kaya naman yung mga magulang o kamag-anak na merong nasa abroad, isang kaligayahan, no, para sa isang taong nasa abroad yung malaman nila na okay ang kanilang pamilya na iniwan dito sa Pilipinas o sa ibang bansa kung saan man.
yun na lang po yung nagiging konsuelo nila. Kayo po, no, ang mag-validate kung tama po ba na itong aking sinasabi na dibali nang kayo po ay maghirap, minsan natitsempuhan po yung mga OFW natin na nahihigpit o salbahing mga amo na hindi sila tinatrato ng patas, hindi tinatrato bilang tao, pero nagtitiis sila para lamang makapagpadala at mas maging maayos ang buhay ng kanila pong mga iniwan o sinusuportahan dito sa Pilipinas. Yung bang mabalitaan lang nila na naka-graduate yung anak, o kaya naman ay may maayos na, nakakapagpundar na, yung lahat ng pagod, lahat ng sakit o hirap nila ay parabang nawawala, no? Pag nakakabalita sila ng mga magagandang bagay dito sa kanilang mga naiwan sa Pilipinas. No? Mapa yung mga anak man o magulang. Kaya sana po, no, huwag nating baliwalain ang mga sakripisyo ng mga taong pumunta sa ibang bansa kapalit nung para lamang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanila pong mga mahal sa buhay. Consider natin, no, being more sensitive, na alam nyo pong pinagpapaguran ng mga kaanak ninyo ang perang ipinapadala sa inyo, be more sensitive din and responsible sa mga paggastos, pagbili ng kung ano-ano, at lalo tigit na yung mas maging okay yung samahan at relasyon ng mga naiwan nila. Yung sakripisyo ng mga ibang bansa ka, hindi mo alam kung anong kultura, yung lamig, yung init, saan yung gutom, hindi mo alam, yung para ba mag-isa ka. Yun lang sana, no? Isipin natin lagi. Sikapin natin na makapagdulot tayo na napapalakas ito ng loob sa kanila. Eh, no? Yung sinusulatan sila, tinatawagan sila, binabalitaan na matapos yung problema, nalutas na, maayos na ulit. Yun, isang napakalaking ginhawa na malaman niyo. Kaya sana po, katulad dito ay mas matuto tayong mabuhay ng maayos, no? Alang-alang dun sa mga sakripisyo ng mga taong nagmamahal sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.